lugar na to. At yun, yun na nga hanggang dito na lang itong video na to. At what's up sa inyo mga tol? Dito tayo ngayon sa Maimus Grandstand. Ayon sa title, magte-test tayo ng mic. Mag-experiment lang. In other words, pagtitripan natin tong dalawang mic na to. So ang gamit natin ngayon yung internal mic ng GoPro Hero 10. Para malaman yung difference ng internal mic at ng lavalier mic, pagsasabungin natin tong Racing Boy at Boya BY-M1. Titingnan natin kung okay sila. Kaya dito ko siya tinest kasi maraming tao dito. Saka malalaman natin yung wind noise reduction ng mic. Tingin ko okay din yung internal mic ng GoPro Hero 10. Malalaman natin diferensya nila kapag ginamit na natin yung dalawang mic. Test natin. Una si Boya BY-M1. So ngayon, sasakpak natin si Boya BY-M1. Alright. Kumusta? Kumusta ang kanyang audio? Magsasalita lang ako na magsasalita para matest natin itong audio ni Boya BY-M1. Nakikita nyo yung kulay blue na yadaanan. Ang ganda. So medyo marami nagja-jogging ngayon dahil Sunday. Ayun ko nga pala. So ayong batiin ng Happy Father's Day. Sana ma-upload ko to ngayong gabi para Father's Day pa rin. Itong mic na to, meron tong capsule. Ayan. Meron siyang baterya. Battery operated to. Meron siyang selector switch kung saan mo siya gagamitin or kung anong gagamitin mo, smartphone or camera. So itong gamit natin is camera, kaya naka-select siya sa camera. Yung audio quality, maririnig nyo naman na kung ano ang quality meron si Boya BY-M1. Tapos mamaya isasaksak naman natin si Racing Boy. Yung mic na to nagkakahalaga ng almost 400. Basta mga ganun siya, 400 to 500. Tapos si Racing Boy kakahalaga ng 299 yung lab mic nila. Diretso lang. Plain lang siya na wire. Ito, mahaba ang wire nito. Ayan. Pero tingnan natin kung okay siya. So, susunod natin ilalagay si Racing Boy mic. Alright. So, this time, sasaksak natin itong Racing Boy mic. So, nakakabit na siya dito sa may collar ko. So, ito lang siya. Ganyan lang. Wala siya masyadong abubot. Tapos ito yung kanyang jack. Sasaksak na natin. Tadaan! Kumusta yung boses? Ayan, okay ba? So ito yung mic ni Racing Boy sa halagang 300 pesos. Ang kagandahan kay Boya BY-M1 ay meron siyang battery. So kapag battery operated siya, parang active yung mic. So dahil ginagamitan nga ng battery. Itong Racing Boy ay hindi, kable lang siya, diretso sa camera. Hindi ko alam kung paano niya ina-amplify yung boses. Pero ang usapan kay Racing Boy ay yung noise reduction niya. Yung sinasabi nilang noise eliminator pagdating sa mga takbuhan, sa motovlog. Pero this time, ginagawa ko, kino-compare ko sila sa ganitong sitwasyon. Tulad yan, nararamdaman ko na medyo mahangin. Kaya titingnan natin kung paano niya nire-reduce yung noise. Tapos wala siyang dead cat. So ang panlaban niya lang ay yung wind deflector niya na foam lang. Alam mo meron din si Racing Boy na dead cat pero hindi ko yung ginagamit. Tinatry ko nga kung gaano niya i-eliminate yung noise, yung wind noise o yung ingay na maririnig natin dito sa paligid. Ayan. Kaya yan, naisipan ko dito i-test itong mga mic na to. Advantage dito kay Racing Boy ay wala ka ng iniisip na capsule. At saka napakahaba nung kable ni BY-M1. Pero hindi ko naman sinisiraan si BY-M1. Actually maganda rin tumunog si BY-M1. Kaya lang, ang point ko is yung hassle na idudulot sa'yo nung capsule na yon. At saka hindi ako fan ng sobrang habang kable. Kaya umorder pa rin ako nito. Kahit na meron akong BY-M1. Kasi yun nga ang dahilan. Tsaka hindi ko siya mailagay sa helmet ko dahil bulky.
yung BYM1. So yun nga, narinig natin yung difference ng dalawang mic. Kahit paano nalaman natin yung quality nila parehas dito sa outdoor. So ano ba sa tingin nyo? Actually parehas naman silang maganda para sa akin. Meron naman sila parehas na noise reduction features. Yun, na-amaze lang ako sa kanilang mga technology pagdating sa mic. Itong si Racing Boy kasi local made lang to. So Pinoy ang gumawa nito, no? Tinatangkili ko to kasi bukod sa mura, isa sa mga Pilipino yung gumawa, no? Pakita ko sa inyo yung grandstand, no? Videohan lang muna natin. At total, sinabay ko na yung pagpunta rito. At nalaman ko ang daan papasok dito. So yun, ang gamit pa rin natin ngayon si Racing Boy. Hanggang matapos, ito na yung gagamitin natin para matest natin talaga. Kasi ito yung gagamitin ko kasi pang vlog talaga. Para wala masyadong hassle, no? Isang metro lang kasi to, kaya mas gusto ko siyang gamitin. Lilibot muna tayo ng konti dito. Hindi ko alam kung standard tong oval na to. Tapos meron siyang laruan ng soccer dyan sa gitna. Ayun, nakikita nyo ba? Tapos yun yung grandstand. Ayun, tapos yun yung mga nagja-jogging. Ang oras ngayon ay 7 a.m. 7 na nga ba? May narinig pa akong mga tugtog ron. Ewan ko kung sasagap ni Racing Boy. Kung nadaanan ko lang ito nung nakaraang vlog ko, kung pumunta ako ng Independence Day, ayos dito. Ang sarap mag-exercise. Bago ang lahat, kung bago ka lang sa channel ko at napasyal ka lang, ibalato mo na sa akin yung subscribe button. Pakiclick mo na lang. Alright, at kung dati ka na, so maraming salamat sa pagbisita. At syempre, pag napagod kayo, meron dito ang gaming chair. Ganda nung pahingahan nila dito ba? Gaming chair ka. Sarap. Malambot yung upuan mo. At relax. Pagkatapos mong tumakbo, pwede kang magpahinga dito. Makakaidlip ka rito eh, kasi sobrang komportable ng upuan na to. Doon sa may gate, merong bilihan ng tubig. Tapos yung nasa gilid, may school. Yung nasa gilid na yan, school yan. Ano kayang pangalan ng school na to? Sa tabi ng school, ito yung munisipyo. Tama ba? Ito yung kabuuhan ng kanilang field. Yan. Try natin umakit doon sa may mismong stage. Tara. Akitin muna natin tong stage nila. Alright. So parang may mga naglilinis. Yan. Alright. Andito na tayo sa may stage. Oh, diba? Pwede pala mag-concert dito. Oh. Lawak din ng stage nila. Oh. Oh, diba? Tapos nandun yung mga nanonood sa may grass. Okay. Nandito na tayo sa may taas. Right, so ayan. Oh, nandun yung mga gaming chair natin. Tapos ito, eskwelahan din yata itong kabilang side. Ito yung kabilang building. Tapos meron din dito sa may kabila. DepEd Calamity Resilience School. Parang itinayo siya ng 2016. Nakalagay kasi 2016 eh. Double A building. Double A pala yan eh. Ito yata yung triple A building. So ayan, yung stage. Ooh. Oh, di ba? Pagkatapos mag-jogging, may McDonald's doon sa gilid. So, dito sa may gilid ay may ginagawa pa. Galing ng mayor ng Imus. Oo nga. Ang ganda ng City Hall nilang bago. Ayun yung City Hall, no, medyo malayo sa paningin nyo, pero sa paningin ko malapit lang. Ayan. Ang ganda. So, yan yung grandstand. So kanina pa nga ako nanghuhula kung anong pangalan ng school na to. Ito pala. General Pantaleon Garcia Senior High. Yun. So senior high pala to, no? Very good. Alright, nice. Nice place. Pinupuntahan lang natin yung mga pinag-exercise ng tao. Yun na nga mga tol, no, purpose lang natin dito talaga is i-test itong mga mic na gamit natin. Maraming salamat sa pakikinig mga tol, at yun, sinabay ko na yung pagpunta dito at first time natin makapunta dito sa may grandstand. Hanggang dito na lang itong video na to, at maraming salamat sa inyong lahat. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ibalato mo na sa akin ang subscribe button mga tol. Alright, no, at kung dati ka na, maraming salamat sa pagbisita at mag-iingat kayo palagi. See you next vlog mga tol. Adios.